7 to shoot. Nowitzki drives with an elite lefty layup. Thanks. Ito ang apat na play sa 2011 NBA Finals na naglagay kay Dirk Nowitzki para maging one of the greatest players sa NBA. Kung gumugol ka ng ilang segundo para mapanood ang dalawang layup, isang dunk at isang jump shot sa apat na clutch plays na iyon para kay Dirk, 13 taon ang kinailangan niya para pahintuin ang mahigit isang dekada ng kritisismo sa kakayahan niyang bumuhat ng koponan. Iyan ang babalikan natin ngayon sa box score. Ang mga pinagdaanan ni Dirk Nowitzki para makuha ang una at nag-iisang championship ng Dallas Mavericks versus Miami Heat noong 2011 NBA Finals. June 12, 2011. Sa jump shot na ito sa harapan ng Miami Heat bench at ng outstretched arms ng 6'11 center na si Chris Bosh, sa last 2.5 minutes ng Game 6, sinelyuhan ni Nowitzki ang laro para sa isang double-digit lead na hindi na mahahabol pa ng Heat. Sinundan ng pagsarado ng kamao sa isang sandaling ayaw na niyang pakawalan, ang magkampyon sa kauna-unahang pagkakataon. Nang paubos na ang oras, inilagay ng 7-foot power forward ang kanyang kamay sa ulo na halos hindi makapaniwala, bahagyang umunat na para bang tinanggal ang bigat na 13 taon na niyang buhat-buhat. Para maintindihan kung bakit ganito ka-emotional na tagpo ito para sa itinuturing na best European player na tumapak sa NBA, dapat nating maintindihan ang mga pangyayari sa kalakhang bahagi ng career ng 14-time All-Star at kung paano siya nagpakita ng katapatan sa prangkisa na 21 taong nagtiwala sa kakayahan niya mapakaligayahan man o dusa. Noong 2011 Finals, 5 taon na ang nakakalipas pero parang sariwa pa ang sugat sa puso ni Dirk nang maranasan niya ang itinuturing niyang lowest point sa kanyang career nang ipagkait sa kanila ng Miami Heat ang 2006 NBA Finals, ang championship na hindi pa natitikman ng prangkisa sa 26 years na taong pagkakatatag nito. Ang masagwa pa ay hinayaan nilang dumulas sa kanilang mga kamay ang kampyonato matapos ang 2-0 advantage sa finals at ang isang commanding 15-point lead noong Game 3. Pero yumuko at tuluyang gumuho ang malatoring laro ni Nowitzki sa sunod-sunod na 4 na game. At ang masaklap ay natapos ang serye sa mismong home court nila na American Airlines Center sa Texas. Lupaypay ang balikat ng Dallas community at naging tampulan ng puna ng national media ang tahimik na franchise player mula sa Alemanya na wala raw kakayahang bumuhat ng koponan, malambot, hindi isang elite player at walang DNA para maging isang leader. Palibhasa'y tahimik, sanay na ang 2006 3-point contest champion na huwag pumatol at magsawalang kibo kahit sa totoo ay may kirot sa puso. Dahil noong una pa man ay hirap na niyang kunin ang simpatsya ng liga dahil sa pagiging dayuhan na di gaanong makaintindi ng Ingles pagtapak niya sa NBA noong 1998. Nag-average lang siya ng 8 points per game sa kanyang unang taon, kaya't ampunan ng media noon ay ni hindi nga daw niya kailangang mag-post-game shower dahil hindi naman pinapawisan sa laban. Kaya tuwing makakaranas ng pagkabigo ay nadadagdagan lang ang bigat ng bagahe sa emosyon ng one of the most underrated superstar. Kung mayroon ba talaga siyang puwang para sa respeto ng national media. Nadagdagan pa ang kanyang pasan nang nakuha nga niya ang MVP award noong 2007 at nasungkit ng Dallas ang league best 67-15 record at maging number 1 seed sa West. Pero dumanas ng kahiyahiyang pagkatalo sa 8th seed na Golden State Warriors sa first round, isa sa pinakamalaking upset sa playoffs history. Nasundan noong 2008. Dapa naman sila sa New Orleans Hornets laban sa rising star na si Chris Paul sa first round. 2009, lagpak sa Nuggets sa second round. 2010, knockout sa first round ng playoffs laban sa San Antonio Spurs. Kaya matapos ang 2006 championship defeat, 3 sa sumunod na 4 na seasons, hindi na makalagpas ang Mavs sa first round. Raragasa sa simula, pagdating sa playoffs, bigla naman silang bubulagta. Kaya mas maraming irap at pamumulagat ng mata ang sumambulat sa star player mula sa Alemanya sa kakayahan niyang makapag-uwi ng kampyonato para sa prangkisa. Pero more than anyone else, mas matibay ang pagkakakilala ng 12-time All-NBA team member sa sarili niya kaysa sa pagbatikos ng mga media. Di rin natitinag ang tiwala sa kanya ng Dallas community at ng management nang bigyan siya ng 4 na taong kontrata noong 2010 worth $80 million. Pagtapak ng 2010-2011 season, isang 57-25 record ang isinet ng Mavs para maging third seed sa West. Pero heto na naman ang mga sports analyst na may pagbatikos
nagdududa sa kakayahan ng Mavericks sa playoffs dahil sa lousy reputation nito sa nakalipas na 5 taon. Ang dating coach nga ng Denver Nuggets na si George Karl ay mas pipiliin pa daw niya ang Dallas na may mas mataas na seeding para makaharap sa first round kaysa sa OKC na lower-seeded team, knowing the fact na may playoff utility ang Mavs sa kanilang resume sa nakalipas na 5 taon. Pero kabaligtaran ng kanilang inaabangan, winasiwas ng Dallas ang Portland sa first round, winalis sa 4 na laro ang Lakers sa second round, at ginupa pa ang Durant, Westbrook at Harden trio sa conference finals. Yun nga lamang ay hindi simple ang kalaban sa kampyonato, isang powerhouse trio sa South Beach na binuo 1 year ago. At inaasahan ng lahat na isasalpak na ng super team ng Miami Heat ang pundasyon ng isang NBA dynasty sa triangulo ni na LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh na siyang Eastern Conference champion. Naging very dominant ang playoffs performance ng Heat matapos ilampaso ang Philadelphia, Boston at Chicago, all in convincing fashion within 5 games. Pero naniniwala si Dirk sa proseso na walang shortcut sa kampyonato. Kung nagawa niyang makaahon mula sa 5 taong pagkakabaon, ngayon ay muli niya susubukang ibangon ang prangkisang patuloy na nagtitiwala sa kanya sa loob ng 13 taon. Ito ang kanyang misyon at obsesyon. Pag-tip-in ng finals, home court ng Miami Heat at ipinakita nila sa Game 1 na sila ang team to beat, at mas naging underdog pa ang Mavs nang ma-injured ang middle finger sa kaliwang kamay ng kanilang lone superstar. Alam ni Dirk na ang mabao ng 2 sunod na laro versus LeBron, Wade at Bosh trio ay parang paghukay sa sarili mong libingan. Kaya't laban sa matinding puwersa ng koponan at ingay ng sigawan ng manunood na putian, isinagawa ng Mavs ang isang 15-point comeback sa Game 2. Naging dikdikan ng clutch moments ng laban hanggang sa umabot sa huling 10 segundo nang gawin ni Nowitzki ang winning play na ito. 7 to shoot, Nowitzki. Isang driving layup gamit ang kanyang injured hand versus Chris Bosh, at patunayan ng speed at footwork advantage ng isang 7-foot stretch 4 na siyang pinauso niyang posisyon sa liga. Bumawi naman ang Miami Heat sa Game 3 sa mismong home court ng Mavs para sa isang 2-1 drop hole ng Dallas. Ngayon, problema pa ang hatid sa Game 4 sa Dallas nang ma-diagnose na may lagnat ang 1998 9th overall pick. Pero kung si Jordan ay may tinatawag na flu game, ito naman ang version ni Dirk na fever game. Bagaman hindi kasing dominant ng flu game ni Jordan dahil madami sa kanyang minuto sa first half ay nakaupo lang si Nowitzki sa bench takip-takip ang ulo, but when it mattered the most, lalo na sa fourth quarter, ang enerhiyang natitira kay Dirk ay inireserba niya para sa ganitong klase ng tira. He's going too early. Drives underneath. Layup, he puts it in! Nowitzki! Again, isang clutch shot na magbibigay hinga sa Mavs para maitabla ang serye sa 2-2. May lumabas pa ngang video footage si Wade at LeBron na tila inaasar ang German superstar sa kanyang garalgal na boses at pag-ubo na nagdadahilan lang daw sa kanyang pagiging soft kung sakaling matatalo ang Mavs. Ayon kay JJ Barea, napanood ito ni Nowitzki at bagaman hindi nagsalita ay alam niyang nasaktan na naman, pero sa pagkakabatid niya ay nagbigay lang ng extra push sa 2005 Eurobasket MVP para sa huling 2 laban pa. With the series tied at 2-2, high scoring pero dikdikan ng Game 5. Sa pagkakatabla ng laro, 100 all, isang cut to the basket at 200 dunk muli ang pinakawalan ni Nowitzki over Chris Bosh, at hindi na nilingon ng Dallas ang Heat for a 3-2 advantage. Isang laro pa ay maipaghihiganti na ng 2007 MVP ang kanyang koponan sa team na nagbigay ng soul-crushing defeat sa kanya noong 2006. Alam ni Jason Terry ang sakit noong 2006 dahil silang 2 na lang ang natitira sa current roster ng Mavs mula ng panahong iyon. In fact, nagpatato pa nga si Jason Terry ng Larry O'Brien Trophy sa kanyang braso na handa niyang ipabura sakaling hindi pa nila mapagkampyon ang prangkisa. Game 6, ang career-defining moment para sa isang top-notch player na si Dirk Nowitzki. Bagaman 11 points lang ang iniscore niya sa first to third quarter, when it mattered the most, umiscore siya ng 10 sa huling kanto, none bigger than this one, isang high-arcing jumper sa harapan ng kanyang suki na si Chris Bosh. Isang punyal sa dibdib sa harap mismo ng Miami bench dahil paubos na ang oras, at ang pagpasok ng tirang iyon ay nagbigay ng komportabling double-digit lead na napakahirap ng habulin. Sinundan ng isang pagsasarado ng kamao,
indikasyon ng isang espesyal na sandaling ayaw na niya muling dumausdos sa kanyang palad. Ang pagkakataong makapagkampiyon sa pinakamataas na level ng liga ng basketball. Sa pagkaubos ng oras, makikita si Dirk na inilagay ang kamay sa ulo na halos hindi makapaniwala. Bahagyang umunat na para bang pinakawalan ang bigat na 13 taon na niyang buhat-buhat. At kapag dakay tinanggap ang yakap ni Jason Terry, ang player na alam ang mga pasakit na magkasama nilang nilasap. Sa pagkakataong iyon ay ibinabalik lang nila ang sakit na matalo sa mismong home court. Sa mismong koponan din na nagpahimod sa kanila ng kahihiyan sa harap ng Dallas community. Nag-average si Dirk Nowitzki ng 27.7 points, 8.1 rebounds at 2.5 assists noong 2011 playoffs. Ang pinakamataas pagkatapos ng 2006 title loss. Siya rin ang itinanghal na Finals MVP matapos magposte ng 26 points, 9.7 rebounds at 2 assists buong serye. Hindi tsamba ang kanilang pagkapanalo. Isa tong vindication ng isang matatag na player na pinatibay ng 5 taong paglunok ng mga batikos at pamumuna. Hindi tumigil at nag-move on hanggang sa tuluyang magkampiyon. Ang 2011 championship ay una at hanggang ngayon ay kaisa-isang kampyonato ng Dallas sa liga. Inihandog ng isang dayuhang German, pero sa mata ng Dallas fans at management para siyang isang tapat na anak na hindi iniwan ng kanyang tahanan hanggang sa mabigyang dangal muli ang koponan na hindi siya sinukuan sa panahong ang karamihan ay nagbabato sa kanya ng putik at pag-aalangan. Si Dirk Nowitzki ay naging isang kwento ng katapatan, determinasyon at katatagan. Wrap up ay pwede ninyong bisitahin ang loob ng ating channel na Boxscore dito sa YouTube para mapanood ang iba pa nating mga kwentong NBA. Mayroon tayong mga oldies but goodies content at syempre mayroon din mga basketball anecdotes sa mga current players. Pwede nyo din pong bisitahin ang ating FB page na Boxscore at doon ay may ipinopost din tayo mga link ng ating mga YouTube videos. Pwede nyo din panoorin ang ating mga videos directly on FB. Pumunta lamang sa YouTube tab ng FB page na Boxscore at mai-enjoy nyo na ang mga YouTube videos ng ating channel directly at the comfort of Facebook. Huwag nyo na rin kalimutang pindutin ang like, ang share, and of course, ang subscribe bell button para lagi kayong maging updated sa ating mga susunod na uploads. Hanggang sa susunod nating video, ito ang Boxscore.